ng commission. Yes, dapat lang. So dito, meron ka rin sales commission. Babayaran po kayo ng company ng 500 pesos for every First Vita Plus power pack na maibebenta mo. Kapag nakapagbenta ka ng power pack, yung isang bag natin, 500 ang sales commission mo. Paano gagawin mo ngayon? Magbibit-bit ka ba ng maraming bag? Tapos magbabahay-bahay ka? Hindi po. May sistema tayo. Halimbawa sa mga seminar natin na ganito. Ang seminar po natin dito everyday. May alauna, may alas tres, may alas 6:30 ng hapon. Nagdala ka halimbawa dito ng 10 kaibigan. Yang 10 kaibigan mo na yan, pinaliwanagan po yan. Okay? At lahat naman sila na interest. Maaring tong ibang to, na interest lang po sila sa negosyo. Tung iba naman, na interest lang po sa ating produkto. Basta ang importante, yung 10 dinala mo, lahat po naging dealer. Kasi lahat po sila bumili ng power pack. Kahit anong araw pa po sila bumili. Kasi pagdating sa application form niya, kayo pa rin ang nakasulat pong seller. Okay? So kung yung 10 yon lahat naging dealer dahil sa'yo, o magkano dapat ang ibayad ng company sa'yo ngayon? 5,000 ka. 10,500 yun eh. Okay? Sumunod na araw, ginanahan ka ng konti, naghakot ka naman ng 20 kaibigan, pinaliwanagan din, lahat na interest din, at lahat bumili rin. O magkano sa'yo ngayon? 10,000 ka. E paano kung dinala mo rito sa buong barangay? Lahat bumili. O magkano sa'yo ngayon? Barangay 1,000 yun. Hindi natin mabibilang yun. Para mas malinaw, paliwanag ko po. Sabihin po natin halimbawa, eto po kayo. Kayo yung dealer. Okay? Dito, pagbili mo pa lang ng power pack, automatic po, dealer na kayo. Gawin mo't hindi itong negosyo natin na to, basta dealer ka na rito. Okay? Sabi ng company, kapag gusto mo namang gawin itong ating negosyo, itong ating business plan, gumawa ka o mag-create ka ng dalawang grupo. Paano yung dalawang grupo? Ganito po yan. Tatawagin po natin yan Group Sales Volume A at Group Sales Volume B. Okay, so may dalawang grupo ka na. Sino mga prospect mo? Sino yung mga bebentahan mo? Sino yung mga potential dealers mo? Ito isipin nyo lagi ha. Lahat ng kakilala mong K. Sino po ba mga kakilala nyong K? Kapatid, kamag-anak, kaibigan, kaopisina, kaeskwela, kaklase, kainuman, katong, it's pa alam yung kay. Kaaway, ano pa? Kakabit, kalaguyo, kulasisi, kirida, so okay din po yan. Gusto mo dito sa A, ang ilagay mo dyan, puro kaibigan. Dito sa B, puro kamag-anak naman. Okay? Halimbawa, sa mga seminar natin na ganito, nagdala ka ng isang kaibigan. Sabihin natin, halimbawa, ang pangalan ng kaibigan na dinala mo, halimbawa, si Aida. Pinakita natin kay Aida ang ating negosyo at ang ating produkto. Nagustuhan niya, bumili siya ngayon ng power pack. Siyempre, ikaw ang nakapagbenta o nakapagdala kay Aida rito, ikaw ngayon ang babayaran ng company ng 500. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi makakabenta ang kumpanya kay Aida. Kaya ikaw ang binayaran ng sales commission na 500. Malinaw. Sumunod na araw, nagdala ka naman ng isang kamag-anak. Pangalan naman niya, si Lorna. Pinakita rin natin kay Lorna itong ating negosyo at ang ating produkto. Nagustuhan din niya, lalong-lalo na produkto kasi may karamdaman siya. E gusto po niya maka-discount. Bumili siya ngayon ng power pack. Siyempre, ikaw pa rin ang nakapagbenta
o nakapagdala kay Lord na rito, ikaw pa rin ang babayaran ng company ng 500. Okay? Sumunod na araw, linggo, buwan, depende po sa inyo kung gano'n nyo gusto kabilis kumita. Siyempre, mas madalas, mas maganda. Nagdala ka ngayon ng pangatlong kakilala. Okay? Sino pangatlong kakilala mo? Hindi. Si Marco naman, yung kumanta. Lagi nalang sipe. Pinakita rin natin kay Marco itong ating negosyo at ang ating produkto. Nagustuhan din niya, bumili rin siya ng power pack. Siyempre, ikaw pa rin na nakapagbenta o nakapagdala kay Marco rito, ikaw pa rin ang babayaran ng company ng 500. At ang maganda, dito sa sistemang ginagawa natin na to, dito po, tulungan. Kasi sabi ng company ganito, lahat ng sumosobra sa dalawa, itutulong mo na lang yan, pababa. Sa nangyari po rito, ang natulungan niyo po, si Aida. Imbis na maghanap ng dalawa si Aida, kasi may sariling kaliwat kanan din siya, ina na lang po hahanapin ni Aida ngayon. Isa na lang, kasi inilagay mo sa kabila niya, si Marco. E paano pa yung mga nauna sa'yo? Saan kaya po nila itatapon ang sobra nilang kakilala sa dalawa? Hindi man direktang iyon, sa ilalim mo man nila ilagay yon, makikinabang ka pa rin doon. At eto, tandaan nyo, lahat ng binentahan mo, kinukonsider po silang first level mo. Kahit pang 10,000 tao na po ito, basta kayo pa rin ang nagbenta sa kanya, first level din po yan. So, ibig sabihin, ang first level natin, hindi lang siya dito. Kahit nasaan po yon, basta ikaw nakabenta, first level mo sila. Doon lagi magsisimula ang first level mo. Mamaya maintindihan nyo yan kung ba't ko sinasabi yan. Okay? Number 3. Meron din kami tinatawag na sales override. Meron kang overriding commission. Na kung tawagin din po naman namin yan, SOC. Paano naman yung SOC na yan? Bibigyan ka ng company ng product voucher na nagkakahalaga ng 385. Paano? Sa second level mo. Sino second level? Siyempre, lahat ng bebentahan ng mga first level mo, sila ang magiging second level mo. Halimbawa, si Aida. Si Aida po, kay si Marco, nagbenta po siya, okay, kay letter A at kay letter B. Si Aida, nakabenta naman kay letter C at kay letter D. Si Lorna, nakabenta yan kay E at kay F. Si Marco ang nagbenta kay A at B. So yung 500 sa bawat isang yan, mapupunta po yung kay Marco. Si Aida, nakabenta naman kay C at D. So yung 500 sa bawat isang yan, mapupunta naman kay Aida. Ganon din kay Lorna. Kasi siya nagbenta kay E at kay F. Ano mapupunta sa iyo ngayon? Dealer. Ito pong SOC natin. So bibigyan ka ng company ng product voucher na nagkakahalaga ng 385. Kung ilan ang second level mo, ganong kadami din yung product voucher nyo. Para mas malinaw, paliwanag ko po. Sabihin natin, halimbawa, nagbenta kayo sa limang kakilala nyo ng power pack. Siyempre, yung limang yan, mga dealer na rin po sila. Di po ba? E mas masipag sila kesa sa'yo. Nagbenta naman sila sa tig sa 10 kakilala nila. So, ibig pong sabihin ngayon, meron kang sikwentang product voucher. Saan mo pwedeng gamitin ang product voucher mo na 385? Ilan po ba laman na isang box natin? 20 sachet. Magkano po halaga nito? 770. Meron po tayong mas maliit lang. 10 sachet lang ang laman, 385 ang halaga. Kung tawagin po namin to convenience pack. Kung ayaw nyo po ng ganito, pwede rin naman
dito po sa ating pruti. Ano naman yung pruti na yan? Nandito pa rin ang limang gulay, kaya lang iba-iba mga flavor. May pineapple, mayroong mango, at meron din banana. At dinagdagan pa po yan ng isang herbal, Centella asiatica. Sa Tagalog, kung tawagin yan, takip kohol. Maganda po siya para sa brain. Brain food siya. Okay? Kung ayaw nyo pa rin ng ganito, pwede rin po dito sa ating green coffee. Healthy coffee yan. Dalawang flavor. Isang original at isang cappuccino. Okay? So kung 385 po halaga ng produkto na makukuha nyo at 50 piraso yan, pag binenta mo yan at 385, magkano pagbebentahan mo? 19,250. Nag-income ka pa rin. Eh, hindi ka nga mahilig magbenta. Eh, di pa benta mo. Ako, ginagawa ko sa mga tigabenta ko, bawat box na maibebenta nila, may 100 peso sila. Sa akin, 285. O magkano pa rin ang mapupunta sa'yo? 14,250. Kumita ka na, nakatulong ka pa. Kahit isang side lang yun. Kahit wala pang laman, halimbawa, wala pang laman tong B-side mo, wala pang kalaman-laman yan, dito ka palang nakapaglagay sa A-side mo. Kapag itong mga nailagay mo na to, nagbebenta sila ng power pack kahit saang lugar, 385 ka ng 385. Halimbawa, si Aida nagpunta ng Davao, doon siya nagbebenta ng power pack sa mga kamag-anak niya, 385 ka. Wala ka naman sa Davao. Si Marco, nagpunta ng Hong Kong. Doon siya nagbebenta ng power pack sa mga katrabaho niya. 385 ka. Wala ka naman sa Hong Kong. Nakuha niyo po. Okay, so meron tayong pang-apat na income dito. Okay, number 4. Meron din kaming tinatawag po rito na rebates. Okay? Ang rebates natin, tatlong level yan. 3% sa first level mo. 2% second level mo at 1% third level mo. Paano naman yan? Sabihin po natin halimbawa ang nagbenta naman ngayon si letter A. Si letter A nakabenta yan kay number 1. Si letter B, nakabenta kay 2 at kay 3. Si letter C, wala pa pong nabebentahan. Si letter D, nakapagbenta naman kay 4. Si E, nakapagbenta kay 5. Si F, nakapagbenta kay 6, kay 7, at kay 8. Kapag namimili si Aida, si Lorna, si Marco, kahit ano sa mga produkto natin dito, kahit patingi-tingi na lang yon, pang personal man niya yon, o ibebenta niya, 3% mapupunta sa'yo. Kapag namimili naman si A, B, C, D, E, F, 2% ang mapupunta naman sa'yo. Kapag namimili naman si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1% ang mapupunta naman sa'yo. Sample po natin ulit. Para mas malinaw, sabihin po natin halimbawa, nagbenta kayo sa 10 kakilala nyo. Yung 10 to ay may kakilala rin na tig sa 10. Posible? Yes, posible. Nagbenta rin sila sa tig sa 10 kakilala nila. Ito po maganda ngayon. Itong mga dealer na to, hindi po nila ginagawa ito. Hindi rin po sila mahilig benta-benta. Pero lahat sila gumagamit lang ng ating produkto. User lang sila. Bumibili lang sila ng isang box every month pang sariling gamit lang nila. Kasi bakit po? Wala po akong kilalang tao, mayaman man o mahirap, na hindi concerned sa kanyang kalusugan. Pagdating po sa kalusugan, walang mayaman, walang mahirap po dyan. Okay? Magkano sa box natin? 770. Personal use, every month pa po sila bumibili. Okay? Dito nagkaroon ng benta, 7,700.
Dito nagkaroon ng benta, 77,000. At dito nagkaroon po ng benta, 770,000. First level mo, 3% ka. 3% ng 7,700, meron kang 231. Second level mo, 2% ka. 2% ng 77,000, meron kang 1,540. Third level mo, 1% ka. 1% na 770,000, meron ka 7,700. Magkano rebate napunta sa iyo ngayon? 9,471 rebate mo pa lang. Ang tanong ganito, paano sa susunod na buwan naubos ang tigi-tigi isang box nila? Titigil na kaya sila sa pag-alaga ng katawan nila? Tandaan nyo, ang tao habang nabubuhay, mas gusto niya, humaba buhay niya. Katulad din po ng mga taong ito. Si Alfred po, diabetes type 2. Ano po ba yung type 2? Kasi meron po tayong tinatawag na type 1. Ang diabetes type 1, yun yung diabetes na nakuha mo bata ka pa lang. At yung mga diabetes type 1, sila yung habang buhay na nagtuturok ng insulin sa kanilang katawan. Ang diabetes type 2 naman, nakatulad kay Alfred, yan naman po yung diabetes na nakuha nyo sa mga pagkain nyo. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi po natin lahi ang diabetes. Hindi nyo nga lahi, paano ko sa'yo naman magsimula? Si Alfred, diabetes type 2. Naka-schedule na siya para putulin yung kanyang tatlong taong paa na hindi gumagaling ang sugat. Ma'am, pabasa ko lang sa iyo, ha. Ma'am, anong date yan? March 12, 2006. March 12, 2006. Doon po siya nagsimulang gumamit ng VitaPlus. Isang sachet lang kada araw kapag diabetic po kayo. Kung hindi naman kayo diabetic po, wala naman kayong diabetes, kahit isang box na to, pwede niyo pong ubusin to ng isang upuan lang. Kasi bakit po? Wala naman kayo nabalitaan tao na na-overdose sobrang pagkain ng gulay. Kasi gulay po ito. Ano po ba mas madali gulay sa inyo? Kainin nyo, inumin nyo. Inumin, di mo na kayang kainin yung kulang na gulay sa katawan mo. Subukan mo kumain ng malunggay. Paglabas, ano? Malunggay pa rin. O, March 12 nagsimula. Ma'am, ito, anong date naman ito? March 31, 2006. March 31, 2006. Ma'am, titigan mo lang maigi, ha? 19 days simula ng gumamit. Dapat pa bang putulin yung paa? Hindi na. Tingin mo, titigil kaya ito sa paggamit ng ating produkto? Hindi titigil. Ano mahal ngayon? 7,699 o putulang paa? Yung nga lang, maputulang ka ng kuryente, maputulang ka ng tubig, galit ka na, ayaw pa kayang papuputuli sa'yo? At ito'y 40 anyos lang. O baka sabi niya, tsamba. O ito pangalawa. Dinalo ko pa sa ospital. Ma'am, titigan mo kung kamukha ko ito naka-brown. Hindi nakahiga, ako yung dumalaw eh. Si Mang Danny, isang driver ng FX sa Quezon City. Ang tumulong sa kanya, itong kasama namin pulis na to na nagsasideline din ng First VitaPlus. Same case ang nangyari kay Mang Danny. Katulad din kay Alfred kanina, hindi rin natuloy pagputol sa paa, tatlong linggo naman ito yung sugat niya. Na-operan sa luslos itong batang to na infeksyon. One sachet every 3 hours, yun yung pagkakaiba. Isa po ito sa nagpasikat naman ng VitaPlus sa PGH. Every month, nagpapakimotherapy. Okay? Stage 4 ang leukemia niya. 8 buwan, di nagpakimo. Tumaas ang red cells niya. VitaPlus lang gamit. Ito, istorya ng babaeng ito. Ito naman ang sakit niya. Breast cancer. Stage 3, breast cancer niya. 2 ospital na po nagsabi, kailangan tanggalin na kaliwang breast niya. Hindi siya pumayag. Sabi niya, gagawa ng paraan sa kanya. Ano ginawang paraan sa kanya? VitaPlus po. Kaya din sa mga kababaihan dyan, iwas-iwasan niya na po yung pagkakape. Kape pindot at kape pisil. Naalala ko yung seminar ko sa probinsya. May nakaupong lola, 85 years old, di ko napapansin. Sabi ko, iwas-iwasan niya na pagkakape. Biglang tumayo yung lola. Kakakapi ko lang kanina.
Ay ko, Lola, may kumakapi pa sa'yo. Sabi mo, tantanang ka na. Psoriasis, psoriasis, isa lang po yan. Yan po yung sakit sa balat. Sabi nila kapag social ka raw, ang tawag daw dyan, psoriasis. Pag hindi ka social, psoriasis. Pag wala ka talaga alam sa mga gayto, galis aso. Yan po yung sakit sa balat. Yung mga may psoriasis, huwag niyo pandidirihan yan. Hindi naman po nakakahawa yan eh. Kahit katabi niya pa matulog yan, kahit yakap niyo yan, hindi po nakakahawa yan. Kasi ang problema nila sa sistema ng katawan nila. Kasi tayo palang lahat, every 30 to 40 days, tayo palang lahat, nagpapalit ng balat. Hindi lang po natin napupuna yun. Kasi hindi naman tayo katulad ng ahas, yung pinagpalit ng balat, naiiwan lang dyan. O isipin nyo kaya, kung naiiwan lahat ang pinagpalit ng balat natin dyan, o di nagkalat tayo lahat dyan. Yung mga may psoriasis sila, ibang klase po sila magpalit ng balat. 3 to 6 days lang, palit na kagad sila ng palit ng balat. Kaya kitang-kita mo sa kanila, ang pag-angat ng lumang balat at paglabas ng bagong balat. Ang mga sintomas po ng may psoriasis kayo, kapag may balakubak kayo, dapat sa buhok lang. Pero pag meron ka naka-expose sa noo, sa side, sa batok, na parang balakubak, sintomas po yun na may psoriasis ka. O kaya ang siko nyo namumuti, na nagtutuklap-tuklap, sintomas din po yun na may psoriasis ka. Sige na pa, pakicheck na mga siko. Alam ko, di kayo makatiis eh. Kapag namumuti lang ha, pero kapag nangingitim naman ang siko nyo, libag lang po yan. Hilod lang katapat niyan. Ito po yung tiga Pangasinan. Tingin yung kanyang kamay bago siya gumamit. Ayaw pa niya ipakita kanyang muka. After using Vitaplus, ito tignan nyo. Nakakapag-sleeveless na. Kumerengking bigla. Meron din tayong mga doktor nagre-reseta, sumusuporta, at naniniwala sa magandang nagagawa ng Vitaplus sa tao. Okay? Ito naman batang ito, cystic hygroma sakit niya. Kung mapapansin nyo dito sa litrato na to, 2 taon pa lang po siya dyan, pero may bukol na po siya sa leeg. At habang lumalaki siya, dala pa rin niya yung bukol na yun, lumalaki rin. Hindi na raw pwedeng operahan po kasi diretso dugo na raw po. After using 4 na buwang nag-Vitaplus. Okay po magsabi kung ano nangyari sa bata. Ito pa po ang ilan po sa nagpapatotoo na malaki rin na itulong ng First Vitaplus sa kalusugan nila. Ito naman si Mr. Loreto Santiago ng San Pedro Laguna. For 15 years, meron siyang wet gangrene. Yung po sugat sa binti na kumakatas. At the same time, namamanas ang kanyang paa. 2 weeks po siyang nag-Vitaplus. Tuwit ang sugat, tanggal ang manas. Kaya naman nakumbinsi mga principal sa Caloocan, si Dr. Martinez, isang principal po sa Caloocan, meron po siya cystic goiter. For operation na po siya. Kailan natatakot siya magpa-opera? Kasi sabi ng doktor, pag inoperahan natin yan, 2 bagay ang pwede mangyari sa'yo. It's either mawalan ka ng boses or forever ka ng minamalat. 1 week na nag-Vitaplus, sumuka, dumumi, kulay itim, kulay dilaw. Siya po yung na-feature po sa kabuhayang swak na swak. Ano sabi niya na mag-testimony siya rito? Ang talagang gusto lang daw niya kung bakit siya pumasok ng Vitaplus, gumaling. Ang maganda raw po, gumaling na siya. Nagka-cheque pa siya. Kasi na-share niya to sa mga kapwa principal at teacher na katulad niya. Kaya marami pa yan. Ito pa, si Kakay. Liver cancer naman ito. Natulungan din ng Vitaplus. Meron din tayong mga bata, meron ding sanggol, matatanda, iba't ibang klaseng sugat. At ito, tanuin ko lang kayo. Anong sakit po kinamatay ni dating Presidente Marcos? Lupus. Ang lupus po kasi mahina ang kanyang immune system. Imbis na tulungan niya lumakas ang kanyang katawan, sinisira niya. Itong batang to, tiga Pampanga po yan. Ang pangalan niya, Remus Manalus. Kaya nga nung makita namin siya, sabi namin sa kanya, tamang-tama sa iyo, tamang-tama sa pangalan mo, sakit mo. Remus Manalus Lupus. Tignan yung epekto sa balat sa muka. Pati labi, nagsusugat na po. 12 days using Vitaplus. Tignan yung picture sa baba. At ayan na, itsura niya ngayon. Kaya sa sobrang ganda nangyayari sa First Vitaplus, hindi maiwasan na hindi tayo bisitahin dito. At i-feature tayo sa Rated K, kay Corina Sanchez. Kasi nababalitaan nila
yung mga taong natutulungan ng First Vita Plus. Yan ang unang pagkaka-feature natin sa Rated K. Kasi kung nanood ka ng Rated K, December 2007, ang na-feature naman po sa Rated K, si J.R. Colina. Sino ba si J.R. Colina? Siya po yung dating janitor ng PGH. Na after 2 years niyang ginagawa First Vita Plus noon, 11 million ng bahay, brand new Fortuner, brand new Ford Focus, at kalalabas lang po ng brand new Land Cruiser niya. Okay? Magkano chine-check ni JR? Si JR chine-check po rito ng 200,000 linggo-linggo. Okay? Unang hirit. Nanonood kayo? Channel 7? O sa unang hirit, yung iniinom nila Susi, nila Lynching, nila Connie, bar host ang Vita Plus sa unang hirit. Baka sabi niya, puro kapuso o may kapamilya rin. O, sino kasama ko rito? O, kaibigan, mag-usap tayo. Vita Plus to. Kaya noong 2006, 2007, 2008, tatlong magkakasunod na taon, tayo ang binigyan ng National Consumer's Choice Award Outstanding Herbal Juice Drink ang First Vita Plus po. Palakpakan naman po natin. And 2009, hindi lang po isang award ang binigay sa atin noong 2009. Tatlo ang ibinigay sa atin. And this time, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Asia. Isa, dalawa, tatlo. At ngayong 2011, tayo po muli ang nabigyan ng 2011 Consumers Quality Award, Asia's Best Health and Wellness Products po, ang First Vita Plus. Palakpakan naman po natin. At napakarami pang testimony. Bawat probinsya na aming pasyalan, may kanya-kanya silang testimony. At meron din kami mga medical records din po rito. Before and after din, dun sa mga ibang taong nakagamit din po ng First Vita Plus. Okay? So, tanong ko lang sa iyo ngayon. Ito bang mga pinakita ko sa iyo na to? Tingin mo, titigil kaya sila sa paggamit ng ating produkto? Tingin nyo, titigil? Hindi. O ano pinapakita ko sa iyo ngayon? Yan po ang tinatawag natin na residual income. Ano ba residual income? Yung kitang tuloy-tuloy. Yung isang bagay na ginawa mo ng tama sa una, pagdating sa dulo, kahit busy ka, kahit nagbabakasyon ka, kahit may sakit ka, possible na may rebates ka, basta may gumagamit at umiinom ng First Vita Plus. Okay? Yung soft drinks, na wala naman napapala ang tao, pero nag-click po sa buong mundo. Eh yung pa kayang inumin na may mapapala ang tao sa kalusugan at sa pinansyal. Yan ang isipin nyo ngayon. Ang rebates natin, binibigay yan every fifth of the month, a 5 ng bawat buwan. Namili ng A1 hanggang a 30, ito total lang ng company yan. Pagdating ng a 5 sa sunod na buwan, kuha mo na ang rebates mo. Malinaw po? Okay, so meron tayong panglimang income. Ito po yung paborito naming lahat. Dito ka wag kukurap. Okay, nasusundan niyo po ba ako? Okay, kanina, sabi ko sa inyo, meron tayong sales override commission. Yan po yung overriding commission nyo, individual. Ngayon naman, sa panglima natin, meron tayong group sales override commission. Ang ibig sabihin, may overriding commission ka ulit. Kaya nga lang, this time, grupo na. Okay? So, ilang grupo meron ka? Dalawa. Group A, Group B. Sabi ng company, babayaran kanya ng 1,500. Paano? For every sales match. Paano ba yung sales match na yan? Ganito po yan. Sabi ng kumpanya, kapag nagkaroon ng benta sa A, power pack ha? Isang bag. Benta sa B. Ikaw man o hindi ikaw ang nagbenta direkta sa kanila, meron ka pa rin niyang sales match. Babayaran ka ngayon ng gisok ng company ng 1.5 sa'yo. Ito, match doon, 1.5. Ito,
March doon, 1-5. 1-5, 1-5, 1-5, 1-5 sa'yo. E paano naman itong mga walang kamatch na to? Waiting. Hindi mawawala dyan. Kahit abuti siya ng ilang buwan dyan, nandyan lang po yan. Naghihintay lang po ng may kamatch sa kabila. Kasi dito, bibigyan tayo ng dealer's number. Kung tawagin po namin yon, business associate number. Computer number yan na ikaw lang ang meron sa buong mundo. Nakakabit sa'yo yan, diretso na po yon hanggang sa kaduluduluhan mo ng dealer. Computer na po ang nagmamatching yan. Ganito po yan, no? Dito nyo po malalaman kung sino po mga dealer na pumapasok sa grupo mo na hindi mo nakakilala. At dito nyo rin po malalaman kung meron kayong mga cheque na dapat nyo makuha. Kasi po kapag bumibili ang isang bagong dealer, nakasulat po rito kung sino ang bumili. Sino nakabenta sa kanya. Kailan ba siya bumili? Nasa A ba siya o nasa B side mo siya? Ito po ay pinapaprint lang po sa opisina natin, sa MIS counter natin, ibibigay mo lang ang BA number mo, tapos sabihin mo kung anong araw, kung anong linggo, kung anong buwan ang gusto mo makita. Ipiprint po nila to sa inyo. Kung tawagin po namin ito, genealogy report. Dito nyo lang matetrace lahat. Okay? Kasi tignan nyo po. Ha? Diba sabi ko sa iyo kanina, kayo to? Di po ba? Ang pangarap mo halimbawa, kotse. E ang pangarap na naidugtong sa'yo, barko. Hindi titigil yan. Mas mataas ang pangarap sa'yo niyan. Di po ba? At alam mo ba kung bakit hindi talaga titigil yan? Bibili pa ng dagat yan, isa niya gagamitin ang barko niya. Pag ito hindi tumigil, ano kaya nangyayari sa cheque mo? Hindi rin tumitigil ang cheque mo. Itong isang to kumikita ng 30,000 isang linggo. Itong isang to kumikita 20,000 isang linggo. Kaya mo kayang awatin? O patigilin na mag-Vita Plus yan dalawang yan? Kaya mo awatin yan? Sasaksakin ka ng dalawang yan. Pag inawat mo yan, kumikita sila, awatin mo. O pag hindi naawat ang dalawang yan, ano nangyayari sa cheque mo? Hindi rin naaawat ang cheque mo. Kasi sasabihin ng iba, eh buti po kayo, nakakapag-explain kayo, nakakapagpaliwanag kayo. Eh ako, hindi naman ako makapagsalita kasi lit lang po ng bibig ko. Wala po akong makitang prospect, lit lang po ng mata ko. O problema ba yun? Di maghanap ka ng malalaki bibig, malalaki mata. Pag yung mga yan, nagdadaldal sa mga nakikitang prospect nila, ano mangyayari sa'yo kahit wala kang bibig, wala kang mata? Cheque ka. Tapos sasabihin naman, iba naman sasabihin, eh mahihiyain ako eh. E di maghanap ka ng katulad mong mahihiyain din. Yang katulad mong mahihiyain na yan, maghahanap din yan ng katulad na mahihiyain niya. E di dumami na kayong mahihiyain ngayon dito. Kayo grupo ng mahihiyain, ikaw pa presidente, Cavite chapter. Ang importante kapatid, dumami ka. Alam mo ba't ka nahihirapan kumita ngayon? Alam mo kung bakit? Kasi nakaasa ka lang sa sarili mo. Pag ikaw nagkasakit, kahit abroad pa yan, tapos ang kita mo. Pag ikaw tumigil sa ginagawa mo ngayon, tapos ang kita mo. Bakit hindi nyo subukang paramihin na sarili nyo? Bakit hindi mo subukang i-leverage ang sarili mo? Okay? So ganyan umiikot ang sistema ng First Vita Plus. Malinaw po ba rito? Yes or no? Yes. Ako muna magtatanong. Hindi man lang po ba naglalaro sa isipan nyo ang kumpanya bayad ng bayad? Hindi kaya malugi yan? At paano ka nakakasiguro na lahat ng dealer na nandito e kayang bayaran ng company? E napakaraming dealer niyan. At ito, madalas naririnig ko, sabi ng iba ganito. Siyempre, kayo nauna, kaya kayo lang ang kumikita dyan. Kasi nahuli na ako eh. Sabi ng iba, pag nahuli ka na raw, hindi ka na raw kikita. Hindi po totoo yun. Dito kahit kayo yan, kami man ito, pwedeng mas malaki pa kita mo sa amin. Papakita ko sa inyo na dito, walang nauna, walang nahuli. At kahit walang 7699, yung kaibigan mo, kaya mo siyang matulungan dito. Okay? Paliwanag ko lang po, ha? Kasi maganda po yung paglabas rito mamaya,
talagang hindi ka na makausap. Naglalakad ka na ng patingala. Lahat ng kakilala mo, naalala mong bigla. Pati classmate mo nung kinder, tandang-tanda mo pa bahay. Pati kaaway mo, babatiin mo na mamaya. Andi mo lang maalala yung mga nautangan nyo. Okay. Para sigurado lahat ng dealer ay kayang bayaran, ang company gumawa ngayon nung tinatawag namin na maximum group sales override. Na kung tawagin din po naman namin yan, excess match. Okay? Paano po yan? Ganito yan. Lahat daw ng dealer ng Vita Plus, pati po kayo, pag naging dealer din kayo rito, meron lang po tayong maximum earnings per day. Ang pinakamalaki lang na pwede natin kitain dito sa isang araw, sabi ng company, 10 matches lang daw po kada araw. Magkano po ba yung kada match? 1.5. 10 times natin ng 1.5. Sabi po ng company, 15,000 ka isang araw. Pwede na po bang pagtiyagaan? Katsaga-tsaga na po ba? Yes. Pangkape man lang. Sa Singapore ka nagkakape niyan. Paano nakukuha yan? Ganito po. Dito may cut-off tayo. Ang cut-off natin, every Monday. Kapag may bumili ng power pack sa ilalim mo ng Monday, Friday, kuha mo na kagad ang cheque mo. Kapag may bumili power pack sa ilalim mo ulit ng Tuesday hanggang sa susunod pong Monday, sa susunod naman na Friday, muna makukuha cheque mo. Kaya dito hindi tayo kasali sa PD1530. Hindi po yung presidential decree. Payday, quincenas, katapusan. Kasi ang check-in namin dito weekly. Hindi monthly, hindi 15-30. Ano ba gusto nyo? Weekly, monthly? Weekly. Kaya umpisa ng bilang natin ganito. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday at Monday, isang araw lang po yan. Kapag may bumili po ng Sabado, nakadate na po ng Monday yon. Kaya 5 working days lang tayo dito. Meron kang group A, meron kang group B. Pag-usapan muna natin Tuesday. Dito sa group A mo, sa kaliwa, may mga bumili dyan ng power pack. Hindi na po kayong nagbenta nun. Yung mga dealer na sa ibaba nyo. Binilang ng computer yan ngayon, umabot po ng 30 power packs ang nabenta. Sa B-side mo naman, umabot po ng 20. Ang babayaran lang sa'yo ng company dyan, ito lang. 10? 10 lang. So, ibig sabihin, kung ito binayaran ng company sa'yo, Tuesday pa lang, meron ka ng 15,000. At yung sumobra naman dito na 20, at sumobra naman doon na 10, yung mga sumosobrang yan, yan po yung mga na-excess, natatapon. Pumapanik na po yan dun po sa company. Sa maximum group sales override ng kumpanya. Para gagamitin naman ng company yan, pampasweldo sa mga dealer na nauna sa'yo at nasa ibaba mo. Kasi imagine niyo ha, bago ka naging dealer ng Vita Plus, tandaan mo, may nauna pa sa'yo na ibang dealer. Di po ba? Halimbawa, ang nauna pa sa'yo, nasa 100. Yung 100 na dealer na yan, na nauna pa sa'yo, pag ikaw nagbayad ka ng ganyan, lahat po sila, papasweldohin ang company ngayon ng tigwa 1.5. So, 100 na 1.5 yun.
Eh, saan po kukunin ang company babayad? Sa 100 na dealer na nauna pa sa'yo,